guys. Tingnan natin kung paano ang pagluluto ng popcorn ng aking nanay na si Nanay Karin. Tingnan natin siya, ha? Ito ang mga gagawin niya. Ano yun? Mainit na yung popcorn. Yung bago niya binuhos yung popcorn, mainit na yung mantika. Ayan, nilagyan na ng iodized. Para pantay ang lasa. Para pantay ang lasa. Okay, hinalo niya. Para magpantay. Hinalo niya. Halo. Hanggang sa pumutok. Hanggang sa uminit ng uminit ang popcorn sa loob ng kasirola. Ayan. Ang ginagawa po niya na yan ay pangtinda po. Nagkakasin niya sa mga tindahan. Homemade lang po ito. Homemade popcorn. Tapos walang halong ingredients na good ano. For business. Saka walang food color ka. Walang food color. Natural. Kasi nakakabigay ng sakit yung food color. Napapansin nyo, mga guys, kunti ng lulobo o lumalaki ang mga popcorn. Maya maya lang yan ay tatakpan na para mag matapon. Kung tumutok na o mag-pop na yung popcorn. Ang ingredients lang yan, iodide, konting betchin, at saka siyempre pa mantika o olive oil. Kaya kung gusto nyo ng magandang business, pang negosyo, pwede kayong mag-business sa inyong lugar. Ayan guys, sa inyo, malapit na. Ayan, malaki na sila oh. Talaga sa bulkan, malapit nang sumabog. Ayan, meron na lumalabot na. So ngayon yung bulkan meron eh. Meron lang lumalabot na uso. Ayan. Pag ganyan na po ang itsura, ang appearance, ibig sabihin, malapit nang sumabog. Ayan, tinakpan na po mga kaibigan. Ayan guys, tinakpan na. Tinakpan na, tinakpan na. Ang kanyang apoy. Ayan ang apoy oh. Marami ang ano yan, ang magiging na popcorn. Na, maangat na yung kanyang takip, oh, maangat. Ibig sabihin yan, unti-unti na po siyang, yun oh, dami, di ba? Isang takal lang yan. Isang takal lang yan, isang takal na popcorn. And, pagluto na, ayun na, lalagyan na sa lalagyan, ayan. Putok pa oh. Putok pa to oh. Ayun oh. Ayan guys oh. Ayan nyo. Ang daming nakuha dun sa isang takal. Ang popcorn. Ayan. Yung pinanggalingan mo ng cup noodles. Oh, yung isang cup noodles ang ginamit na. Yan ang sinalabasan. Then, pag nailagay na sa lalagyan, ilagyan niya po ng ingredients. Ito yung betchin. Konti lang. Konting betchin. Tapos na. Tapos, ayan, ready to pack. Ito yung nagawa ka mo doon sa isang takal. Oh, ito yung nagawa na kanina doon sa isang salang o isang takal. So, naka-plastic siya na 4x5. Yan po. Ayan. Ngayon, ito ay panibagong salang. Ayan po. Re-pack na po ng nanay ko. Ayan po yung nanay kong masipag. Hindi tumitigil kahit na may edad na po siya. Ayan o. Oh. Ang edad niya po, ilang taon na kayo, Nay? 67. 67 po, batang-bata. 67 years old. Pero, nagsisikap pa rin kumita ng pera sa kumita ng pag-repack ng ganitong business. Ikaw, isang mata niya ka po, hindi nakakakita dahil sa sipag. Alam niyo ba, guys, yung kanyang mata, isang mata, hindi na
nagka-function. Medyo ano na talaga. Na-stroke ka. Na-stroke din pala ang mata. Hindi na nakakakita. Pero kita nyo, oh. Ito, makita mo. Ayun, oh. Pero sa kabila niyan, mga guys, sinisikap pa rin yung maging kapakipakinabang. Kapag magamati siya siya kamun, hindi ko tayo siya. Sa po siyang nagmi-ministeryo o nangangaral ng mabuting balita ng kaharian. At ito po ang pinaka-sideline niya para matustusan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Kanyang at tumutulong pa rin. Tumutulong din siya sa kanyang mga anak, sa akin. Kaya ulirang magulang po siya. Minsan nga, wala nga siyang puhunan. Minsan nga, walang puhunan. Umutang sa 5-6. Oops, okay, namatay. Ayan, ganyan lang po. Malagat sa kanyang amoy, hindi siya nagpapabigat. Hanggang kaya pa niya ngayon. Pinagsasabay niya nga yung paglilingkod sa Diyos. Pinagsasabay po niya yung paglilingkod sa Diyos. At sa the same time, tapos ganyan sa trabaho niya, kumuhanap pera. Hanap pera ito. Yung pagkabahay-bahay niya, yun ang hanap buhay. Pero meron po siyang schedule ng hanap buhay o paghahanap ng mga taong buhay para madala sa buhay. Matutulungan na para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po siya masayahin, palatawa lang. Sobra lang. Ayan po, oh. Kita nyo, oh. Kasi ang tatay ko kamo walang trabaho, si Jeff Sintisin na. Kuha po tayo ng isa. Kuha ko. Kakainin ko. Malinamdam. Sarap po. Malinamdam po siya. Kaya gustong gusto po yan ng mga suki niya. Halos once a day or pagitan ng isang araw. Nag-aras yun. Nag-aras yun. Kamu apat na araw siya mag-ministeryo. Kaya gugulat pa diba. Kaya lagi pong press yung mga tinda niya. Tinda niya. Lagi pong, ano. Maraming klase ka mo. May money, may popcorn, may zampalo. Hindi nga niya lang. Malukas sarap po. Masarap. Ayan po. Ayan po, ah. Kita niyo, ah. Mamaya po, maubos na niya yan. Pagkatapos niyong i-repack lahat, sasalang na naman siya. Sasalang na naman siya doon. Dito. Ayan. Yung sa may kasirola na yun. Kaya kung gusto niyo pong subukan, wala pong masama, ito po ay dagdag kaalaman para sa mga nais na mag kumita gamit ang popcorn. Kaya doon lang sila sa bahay nila. Kahit nasa bahay, pwede kayong kumita ng pera. Lalo na po ngayong kahirap. Sa rasyon yan sa mga tindahan, mga suki niyang tindahan dito sa aming lugar. Tapos mamaya, sasamahan ko po siya sa pag-resyon sa mga tindahan. Tapos bukas na, mga malengke, bibili uli ng ganito. No, ano lang, ikot-ikot, ganyan talaga ang buhay. Kung gustong kumita, kailangan may tiyaga. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Pero siya hindi nilaga. Popcorn. Ang kapalit ng popcorn, pera. Okay. Kasi may nabasa daw sa Bible kaman na ang tamad. Kasi po, ang tamad daw ay huwag pakainin. Kaya, ibig sabihin, kailangan talagang kumilos, sipag sa buhay. Kaya hindi po natin yung langgam, nagtutulungan naman. Ayan po siya. Tingnan niyo po yung buhok niya. Puti na. Ayaw magkulay. Hindi nyo sasabihin wala, hindi pa siya may edad. Okay. So, mga guys, ano, sana may natutuhan po kayo. Okay. Ayun po siya. Okay. Sige. Okay, guys. Hanggang dito na lang. See you on my next video.